Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Dumagsa ang mga tao ngayong undas sa mga sementeryo sa buong bansa para dalawin ang mga puntod ng mga yumao nilang mahal sa buhay. Iatin namin sa inyo ng live ang pinakahuling pangyari at sitwasyon sa iba't ibang sementeryo. Kasama po ang buong pwersa ng ABS-CBN. Kasama ko rito sa Manila North Cemetery ay si Jeffrey Hernaez. Nasa Manila Memorial Park naman, sa Paranaque, si Jervis Manahan. At sa Loyola Memorial Park, sa Marikina, si Adrian Ayalin. At sa libingan ng mga bayani sa Taguig City, si Bianca Dava. Ito pong Manila North Cemetery ang isa sa pinakaluma at pinakamalaking sementeryo sa Metro Manila na may 54 na hektarya ang laki. At kahit maghapon ang pag-ulan, dumagsa pa rin ang mga tao dito bago isara sa publiko ang gate ng Manila North Cemetery. Kaninang dapat ay alas 5 po ng hapon. Umabot na sa mahigit 1 milyon ang bilang ng mga kababayan nating dumalaw dito. Alas 7 naman ng gabi ay tuluyan ang isasara ang gate ng sementeryo at palalabasin na ang mga nasa loob pa. Maliban po sa mga dumadalaw sa labas naman ng sementeryo, marami pa rin mga street vendors na karamihan ay nagtitinda ng mga bulaklak at mga pagkain. Naghihintay sa labas kahit maagang sinira ang sementeryo para sa mga dumadalaw. Kagabi lang, may mga nagpalipas pa ng gabi dito sa lugar na ito para hintayin ang muling pagbubukas ng sementeryo kinabukasan na. Live pa rin mula dito sa Manila North Cemetery, nagpapatrol si Jeffrey Hernaez. Jeffrey, ngayon kayang gabi, ay pwede pang matulog sa lugar na ito? Ay, mga hindi nakapasok agad? Kabayan, no, dito sa labas ng Manila North Cemetery, katulad kagabi, ay hihahayaan naman na manatili dito yung mga hindi nakahabol bago isara ang gate ng sementeryo kaninang alas 6 ng gabi. In-extend na nga yan ng isang oras. Katunayan nga, kabayan, kagabi, may mga natulog na dito at hinintay na lamang na magbukas ang gate ng sementeryo ng alas 5 ng madaling araw. Gabi pa lang, nagsimula ng dumagsa sa Manila North Cemetery ang mga bibisita sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang ilan sa kanila mula pa sa malayong lugar pero napagsarhan ng sementeryo alas 5 Martes ng hapon. Kaya napilitan na lamang magpalipas ng magdamag hanggang sa magbukas muli ang sementeryo. Dumating po kami dito mga bandang 5 ng hapon po. Ngayon nakita naman namin na nag-uwian yung mga tao pero siyempre, hindi na namin sinubukan umuwi dahil sa layo nga ng lugar namin. Talagang 31 kami pumunta rito. Dito na lang namin nalaman sa mga gwardiya. Pagbukas ng gate ng sementeryo, wala nang tigil ang pagdating ng mga tao. Hindi natinag ang pila ng ilang minutong pag-ulan. Ito lang po yung available time namin. Yun yung talaga yung tradisyon natin na November 1 po tayo pupunta sa sementeryo. Kaya alas 10 pa lang ng umaga, pumalo na sa 250,000 ang bilang ng mga bumisita. Napuno rin ng vendor ang mga bangketa sa labas ng sementeryo pero apektado ang kita ng ilan dahil sa pag-ulan. Umal po, maulan eh. Wala po, lumakabinta ng maganda. Sana po lahat ng vendor kumita kahit po umuulan kasi kawawa naman kami kung uuwi kaming talunan. Walang naitalang anumang kaguluhan o nasugatan. Marami rin na nakumpiska mga gamit na pinagbabawal sa loob ng sementeryo. Dumagsa rin ang mga tao sa Manila South Cemetery sa kabila ng naranasang pag-ulan. Noong last year po kasi, we've reached around 204,000 for November 1 alone. Ngayon po, yung bilang po namin sa clicker tally, as of 11 a.m., we already reached more than 50,000. Pero ang bulk kasi ng tao na dumadating as last year kasi napansin namin yung paghapon talaga mas maraming dumarating. Nag-inspeksyon din kanina si PNP Chief General Benjamin Acorda at pamunuan ng Manila Police District. We are reminding our kababayan
Una, yung mga lighter, cigarette, at saka mga pintura, bawal din po. Bawal po ang mga deadly weapon. Nakita naman natin, bumuhos ngayong araw na to ang at dumagsa ang mga kababayan natin going to the cemeteries. This is very different from yesterday, no? Almost 5 times ang dami. Kabayan, dito sa labas ng sementeryo, kanya-kanyang pakiusap ang mga hindi nakahabol dito sa pagsasara ng gate ng Manila North Cemetery. Pero ayon nga sa pamunuan ng sementeryo maging ng Manila Police District, pasensya na daw po talaga, isarado na ang gate ng sementeryo bukas na muli ng alas 5 ng umaga. Inanunsyo rin kabayan na mas kaunti na lamang ang isasarang mga kalsada dito sa paligid ng Manila North Cemetery. Kabilang dyan, itong kanto ng Aurora hanggang kanto ng A. Bonifacio sa Blumentritt at bahagi ng Blumentritt hanggang Dimasalang. Kabayan! Maraming salamat, Jeffrey Rice, live mula dito sa Manila North Cemetery. Samantala, inalala naman ang mga kamag-anak ng mga yumaong sundalo, national artist at mga opisyal ng pamahalaan ang kanilang naging serbisyo sa ating bansa. Dumalaw rin ang pamilya Marcos sa puntod ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Live mula sa Taguig City, nagpapatrol si Bianca Dava. Bianca, marami bang dumalaw dyan sa libingan ng mga bayani? Kabayan, hanggang kaninang alas 6 ng gabi ay umabot na sa halos 40,000 yung mga dumalaw dito sa libingan ng mga bayani. Ayon nga sa Grave Services Unit ng Philippine Army ay mas kaunti ang bilang na ito kumpara noong nakaraang taon. Posibleng factors daw dito ay ang katatapos lamang na barangay and sangguniang kabataan elections, pati na ang long weekend. Taon-taon bumibisita ang pamilya ni Saiwea sa puntod ng kanilang yumaong lolo sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Isang dating sundalo na nakipaglaban kontra sa mga Hapon noong World War II ang kanilang namayapang mahal sa buhay. Hindi na po namin siya naabutan, but we make sure every year that we pay homage to our lolo. Kasi yun nga po, he played also a very big part in our mother's life, kaya po lagi namin siya binibisita. Sa kabila ng ulan, hindi nagpatinag ang marami sa pagbisita sa kanilang mga mahal sa buhay ngayong undas. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa sementeryo. Marami tayong mga prohibition, may pinaprohibit dito sa libingan ng mga biyani. Ang una ay bawal dito yung maingay, daanan ng eroplano, so bawal ang drone dito o any flying objects, bawal. Ang mga pets, bawal dito. Bawal din dito yung biking, practice driving, and yung jogging. And any recreational activities na magkikreate ng noise. Kanina dumating din sa libingan ang pamilya Marcos para dalawin ang puntod ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dumalo sa misa sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, at mga anak na sina Simon at Vincent. Naroon din si dating First Lady Imelda Marcos at mga kapatid ng Pangulo na sina Senator Amy Marcos at Irene Marcos Araneta. Nagpaabot din ng kanilang respeto sa yumaong Pangulo ang mga Marcos loyalist. Bukod sa mga sundalo at mga dating Pangulo ng bansa, nakahimlay din dito sa libingan ng mga bayani ang mga dating Defense Secretary, mga dating pinuno ng Armed Forces of the Philippines, mga national artists at iba pang VIPs. Bawat isa sa higit 53,000 nakahimlay dito may watawat ng Pilipinas bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon at sakripisyo para sa bansa. Sa ating mga kapamilyang nagpaplanong dumalaw sa kanilang mga yumao dito sa libingan ng mga bayani, bukas po ang sementeryo mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi bukas. Kabayan? Maraming salamat, Bianca Dava. Sa pool sa CCTV, ang pang-aagaw ng baril ng isang lalaki sa isang pulis paranyake. Ayon po sa suspect, tatakutin lamang sana niya ang nakaalitang kaibigan kaya niya naisipang kunin ang baril ng pulis. Maswerte naman na hindi napuruhan ang pulis matapos siyang pagbabarilin ng suspect. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
Nagbabantay sa Palanyag Cemetery sa Barangay San Dioniso, Paranaque, sina Corporal Roselito De Leon ating gabi ng Miyerkules. Maya-maya, dumating malapit sa kanilang pwesto ang tatlong lalaking ito. Ang dalawa sa kanila, tila nagkainitan at kalaunan, ay nagsuntukan. Hubo pa ang pagtatalo ng mga ito. Nang mapalapit sa mobil, biglang sinunggaba ng isang lalaki si De Leon at pilit na inagaw ang baril nito. Agad namang bumaba ang kasamang pulis ni De Leon na si Corporal Adrian Manatad at tinutukan ng baril ang lalaki pero di ito natinag. Hindi ko humayputok. Baka matamaan ko yung kasama ko. Ang dami pa rin tao sa paligid namin. Inisip pa rin po namin safety nest ng mga mamamayan. Dito na tuluyang naagaw ng sospek ang baril at saka pinaputokan ng mga pulis. Dali-daling nagtago ang mga pulis sa likod ng mobil. Tumakbo papalayo ang sospek. Bit-bit ang naagaw na baril ng pulis. Agad ding naaresto sa follow-up operation ng suspect. Marami tayong mga taong bayan na tumulong ituro kung saan nagpunta. Yung ibang kababayan natin, hinabol din siya, no? Hanggang sa inabot din ng pulis. Dagdag ng Paranaque PNP, may tinutukan pa umanong minor de edad ng suspect sa pagtakas nito. Sermo naman ang inabot ng suspect sa kanyang ina. Hindi mo sinabi ko nga sa iyo talaga, huwag ka lang uminom kasi iba yung alak ng sa iyo. Tingnan mo ngayon. Aminado ang 21 anyos sa sospek sa krimen. Nagawa lang umano niya ito para takutin ang nakaalitang kasama. Hindi ko alam, bumalik, biglang pumutok. Pumutok po na hindi ko talaga gustong itutok sa tao. Pero doon yung talagang tumama. Hindi ko po kasalanan, hindi ko po talaga in-expect na tatama pala doon. Maswerteng galos lang ang tinamang sugat ni Corporal De Leon sa ulo at braso. Pinagpuputok niya po ako sa likod. Tapos sabi ko, mamatay na yata ako. Laging masasalamat ko po bakit nasan yung mga bala na hindi ito magusa kahit sa katawan ko po. Paalala naman ang hepe ng Paranaque Police sa kanyang mga tauhan, maging alerto at huwag magpakakampante. Nasampahan na ng kasong double frustrated homicide at paglabag sa child abuse law ang suspect na nasa kustudiya ng Paranaque City Police. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Arestado po naman ang isang lalaki dahil sa pambubugbog sa Quezon City. Nakunan din ng body camera ng PNP ang pananaksak ng suspect sa isa sa mga pulis na nagtangkang umaresto sa kanya. Nagpapatrol, Liza Aquino. Magkasamang pumunta ang mga taga-barangay at mga pulis sa tagong lugar na ito sa Barangay UP Campus sa Quezon City mag-aalas 3 ng hapon kahapon. Kasama ang isang 54 anyos na lalaki na lumapit sa kanila matapos siyang bugbugin ng isa sa mga lalaki na nag-iinuman sa lugar. Pero nang lapitan nila ang sospek, ayon sa mga taga-barangay, gusto lang sana nilang imbitahan sa barangay ang suspect. Pero nauwi ang pag-uusap sa komprontasyon at ilang beses din naghamon ng away. Maya-maya pa, tumakbo na paalis ang suspect. Kalaunan ay nasaksak niya ang isa sa mga pulis na humabol sa kanya na kinilalang si Patrolman Jonathan Orlanes. Hindi ko po alam na may dala po siyang patalim. Bumunot po siya tapos bigla niya po akong sinaksak. Nasa lag ko po kaya dito po ako natamaan sa braso. So, lumalabas sa investigation namin itong matanda ay binugbog ng walang dahilan. So, maaaring sila yung nakainom, napagtipan lang yung matanda. Pansamantalang nakatakas ang lalaki pero nasa kote rin sa manhunt operations ng PNP makalipas ng ilang oras. Na-recover ang patalim na gamit ng suspect. Iginit naman ng lalaki na hindi niya maalala ang mga nagawang krimen. Hindi ko po sinasadya eh. Basta nagugulat lang po ako pang may biglang mga sumasanib. Sanib siguro yun kasi hindi ko alam yun eh. Gulat lang ako Pulis na eh, pag ano ko eh. Mahaharap ngayon ang suspect sa patong-patong na reklamong frustrated homicide, serious physical injuries, direct assault, at illegal possession of bladed weapon in relation to omnibus election code. Liza Aquino,
ABS-CBN News. Balita sa labas ng bansa, binuksan na sa wakas ng Egypt ang border nito para sa foreign nationals na lumikas mula sa Gaza. Kabilang sa mga papayagang makatawid sa Rafah border crossing ang mga sugatan at kritikal, ang lagay, bunsod ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas. Kasama rin sa makatatawid ang ilang foreign nationals na kasapi ng international humanitarian groups, kabilang na ang dalawang Pilipinong doktor na miyembro ng grupong Doctors Without Borders. Ayon po sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas, nakikipag-ugnayan sila sa Israel at Egypt upang makalikas na rin ang nasa higit 100 Pilipinong natrap sa Gaza. We hope eventually, pretty soon that Filipino nationals will start being able to cross. I can't give the time though. There are 9 who insist on remaining in Gaza City. The chief concerns would be what would happen to their Palestinian relatives. Mm-hmm. As far as we know, no Palestinian yet will be allowed to cross except those critically injured or wounded and need medical assistance. Gretchen, paano inalala ang ilang yumaong artista ngayong undas? Ati B, binisita ng mga tagahanga ang puntod ng kanilang mga iniidolong artista, gaya na lamang ni The King Fernando Po Jr., hari na komedya na si Dolphy, at maging si Rico Yan. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Ilang taon na ang nakalilipas mula ng yumao ang ilang bituin. Pero buhay pa rin ang kanilang ningning sa puso ng kanilang mga tagahanga. Tila blockbuster hit ang puntod ni The King Fernando Po Jr. sa Manila North Cemetery. Bata pa ako, sa edad kong ganito, talagang patay na patay kami yan. Sa puso ko na yan. Idol ko kasi siya, hindi ko pwedeng palitan eh. Hindi rin nakalimutan ng fans na magbigay pugay sa asawa ni The King, ang Queen of Philippine Movies na si Susan Roses. Kahit wala na sila dito sa mundo, yung puso natin, nandiyan pa rin sa kanila. Talagang marami siyang naiambag dito sa Pilipinas bilang isang artist. Buhay na buhay din ang ala-ala ni Comedy King Dolphy. Malinis, maayos, at may mga bulaklak sa kanyang mausoleo sa Heritage Park sa Taguig City. Dinalaw na rin siya ni Shasha Padilla. Sa Heritage Park din nakahimlay ang total performer at macho guwapito na si Rico J. Puno. 2 dekada na ang lumipas, pero patuloy na inaalala ang dating matini idol at idolo ng mga kabataan na si Rico Yan. May mga naglagay ng bulaklak at nagsindi ng kandila sa kanyang puntod sa Manila Memorial Park. Sa di kalayuan, makikita naman ang himlayan ng kapamilya teen star na si AJ Perez. Ilang haligi ng industriya na inilibing sa Loyola Memorial Park ang hindi rin kailanman malilimutan. Gaya na lamang ng teen sensation na si Julie Vega, master rapper na si Francis Magalona, Philippine TV and film queen na si Nida Blanca, at ang reporter to the stars na si Marga Dumawal. Yumao man ang mga bituin, patuloy sila nabubuhay sa puso at isip ng mga taong naantig ng mga kontribusyong iniwan nila sa industriya. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Kabayan, ang nakikita po ninyo ay ang mga taong dumadagsa papalabas na ng Manila North Cemetery. Alas 6 po ng gabi kanina, umabot sa 1,025,000 ang mga dumalaw dito. Ayon po ito sa tala ng Manila Police District. Meron pang mga nasa loob, pero sabi ho ng Manila Police District ay bago mag alas 7, sinimula na nilang i-clear o paalisin ang mga nasa loob pa ng sementeryo. Hindi po tulad sa ibang sementeryo, pwedeng mag-overnight sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Kaya naman, aabot na rin sa libo-libo ang mga dumalaw sa naturang sementeryo. Live mula sa Parañaque City, nagpapatrol si Jervis Manahan. Kamusta, Jervis, ang mga dumalaw sa natural lugar?
Yes, kabayan, naging maulan nga ang panahon buong maghapon dito sa Manila Memorial Park sa Paganyake. Pero hindi natinag ang ating mga kababayan sa pagdalaw sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Yung iba ay kagabi pa nagsimula na magbantay sa puntod ng kanilang mga kaanak at may iba naman na mananatili hanggang ngayong magdamag. Sa Manila Memorial Park na nagpalipas ng gabi ang pamilya ni na Charlzen at Diego. Nagtayo na sila ng sarili nilang tent. Di gaya kasi sa ibang sementeryo, pinapayagan ang mga bisita na mag-overnight dito. Simula kahapon, 24 hours na bukas ang sementeryo. Matagal na rin yung last na punta ko dito, so masaya naman. And yun lang, medyo hindi maganda yung panahon, pero mas okay naman siya. Since hindi naman siya yung tuloy-tuloy tsaka malakas na ulan. Tradisyon na ng lola namin, for overnight talaga yung tent. So unexpected lang namin yung ulan. Sa kabila ng maulang panahon, marami pa din ang dumalaw sa kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Kaya naman sumikip ang traffic dahil pinapayagang makapasok sa loob ang mga sasakyan. Isa sa mga dinarayo sa Manila Memorial Park ang musoleo ng pamilya Aquino, kung saan nakalibing ang mga dating Pangulong Corazon at Noynoy Aquino at dating Senador Ninoy Aquino. Kanina, nag-alay ng dasal ang ilang madre habang nagpadala naman ng mga puting bulaklak si Pangulong Bongbong Marcos. May mga dumadalaw din na kanilang mga taga-suporta para magpa-picture. Tulad na lang ni Ednita na sinamantala na ang pagkakataon lalo't nagbakasyon lang siya mula sa France. Since namatay na rin si Ninoy at dito rin yung family namin nakalibing, sabi ko baka pwede madayalaw, madaanan si na idol parang, kasi parang nakakasad rin, di ba, mga nangyayari. So yun, napadaan ako, I'm so happy, nakita ko yung lugar talaga nila. Ayon sa pamunuan ng Manila Memorial Park, wala namang naitala na untoward incident sa paggunita ng undas. So far naman sir, ano pa naman po tayo, peaceful pa naman po, pati traffic, okay pa naman. Saka madami po tayo mga assistance from the police, yung mga barangay multipliers. We're hoping pa po sana gumanda po ang panahon at ito po yung paano na po, padami na po talaga hanggang gabi. Yes kabayan, base sa pinakahuling datos, kaninang alas 6 ng gabi ay kumalo na sa 132,000 ang mga tao dito sa Manila Memorial Park. Pwede pang humabol ngayong gabi dahil bukas pa sila 24 hours at pwede pang mag-overnight mamaya. Kabayan. Maraming salamat, Jervis Manahan. Samantala, hindi rin napigilan ng ulan ang mga kapamilya natin sa pagtungo sa Loyola Memorial Park sa Marikina City at sa iba pang sementeryo para dalawin ang puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Live mula sa Loyola Memorial Park, nagpapatrol si Adrian Ayalain. Adrian, marami pa bang tao dyan sa naturang libingan? Oo kabayan, as of 6 p.m. ay 12,000 ang mga tao sa loob ng Loyola Memorial Park dito sa Marikina City. Yan ay ayon sa pulisya. Patuloy pa rin yung pagdating ng mga kababayan natin na gustong dumalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kahit pa medyo basa ang lupa at maputik sa ilang bahagi ng parke. Isa sa maagang dumating sa Loyola Memorial Park, si Nenita. Hindi siya napigil ng ulan sa pagdalaw sa kanyang asawang kamamatay lang nitong Oktubre. Konting nakaka-recover pa lang. Gano'ng kadalas kayong dumadalaw? Kada linggo, mula nung namatay siya, kada linggo andito kaming mag-anak. Si Dory na namatayan ng asawa noong 2021, hindi lang tuwing undas dumadalaw. Kato 2 years lang yan noong October 6. Basta araw ho na linggo, andito ako. Laging dito. Yan lang ang parang pag nalulungkot ako, dito ang tambayan ko. Pag araw na linggo yung hapon. Ilan sa mga kilalang personalidad na inilibing ngayong taon dito sa Loyola, sina dating Marikina Mayor Bayani Fernando at mga broadcaster na sina Mike Enriquez at Mario Dumawal. Mahigpit na ipinagbabawal sa sementeryo ang pagdadala ng posporo pati alak. May nakumpiskang isang bote ng alak na para ialay sana umano sa patay gaya ng nakaugalian ng ibang Pilipino. Bawal din ang aso kaya hindi na rin nakapasok ang isang shih tzu na alaga ng lolo ni Raymond na namatay noong isang taon.
Lagi naman po siyang kasama pag aalis kami. Wala po kasi mga pag-iiwanan din. Ano ba siya, alaga ng batay ninyo? Opo. Nino? Nang lolo ko po. Sa Pasig City Cemetery, maayos din ang paggunita sa undas. Sa ngayon po, wala pa gaano nag-overnight, gawa ng hindi pa ano, bukas ng umaga, bukas ng gabi, magdamag po sila dito. Pagod pa kasi ang mga tao kasi di ba po naglinis po. May naglilinis naman po ng 30 and 31 po. So bukas po, halos magdamag lang ang tao dito. Sa Evergreen Memorial Garden sa Pasig din, dumalaw si Mary Joy sa libingan ng kanyang ama. Actually kasi dito naman kasi sa cemetery na to hindi naman ganun. Parang di siya, may overnight talagang stay din. Kada yearly dito kasi may iba naman din kaming mga relatives din dito. Pero first time din namin since father namin yung nandito. Ayon sa Eastern Police District, walang naire-report na krimen o karahasan sa 15 sementeryo sa distrito. Maganda po ang ating kampanya kasi naunahan na natin. Nagkaroon na tayo ng mga unang notice sa public na huwag sila magdala ng mga pinagbabawal katulad ng mga alak, mga deadly weapons. Sa Tugatog Public Cemetery naman sa Malabon City, may bagong wall of remembrance kung saan nakaukit ang lahat ng pangalan ng 15,000 nakalibing sa sementeryo. Dito rin nagtitirik ng kandila at nagdadasal ang ibang bumibisita sa sementeryo. Kabayan, dito pa rin sa Loyola ay inaasahan natin na mas tataas pa yung bilang ng mga kababayan natin na dumadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kasi kanina kahit maghapong umulan ay bandang alas 5 ay tumila naman at nakita nga natin na mas maraming tao na yung pumapasok sa loob ng parke. At yung iba rito ay nagtayo na ng tent at inaasahan natin na pamorningan na yan. Kabayan? Live mula sa Loyola Memorial Park, maraming salamat, Adrian Ayalin. Arestado ang dalawa sa tatlong lalaki na nireklamo ng pangahalay at pagtigil umano sa dalawang dalagita na estudyante sa Maynila. Ang pangunahing suspect na kilala umano sa social media ng biktima, nagpapatrol Karen De Guzman. Inaresto noong Martes ng mga tauhan ng Baseco Police Station ang dalawang sospek na itinuturong nagkulong at umabuso sa dalawang grade 8 students sa kanilang bahay sa Port Area sa Maynila. Biktima na! Sinisisi mo pa! Ayon sa pahayag ng mga biktima sa pulis, nakilala nila ang tatlong lalaki online. Nagkakilala daw po sila sa true social media, nagkaroon ng mga pag-uusap at nagkaroon sila ng pagkaplano na magkikita at kung saan po sumama po itong dalawang menor de edad. Nagpunta ang mga biktima sa bahay ng sospek kung saan naabutan ng dalawa pang lalaki na inaya sila makipag-inuman. Pagkatapos ng inuman o aktwal na nagiinuman pa, ay nangyari po ang pangahalay at pangabuso sa dalawang menor de edad po. Sa investigasyon, halos dalawang araw sila umanong pinigilan ng mga sospek bago nakatakas at nakahingi ng saklolo sa mga pulis. Lumabas sa resulta ng medical legal na naabuso ang mga biktima. May pananakot po eh. Kaya nga unong na makita namin sila, nakita ko, talaga nanginginig po sila sa takot. Nakuha namin ang mga sospek, ngunit yung isa pong sospek ay noong time muna yun ay umalis po ng bahay. Ngunit napailan nun natin siya ng kahukulang kaso. Nasa kustudiyan na ng pulisya ang dalawang sospek na napag-alamang dati nang may record ng pagnanakaw. Wala na po kami masabi dyan, sir. Dinalan po sa court. Nasampahan na ang dalawang suspect na mareklamong statutory rape at slight illegal detention habang patuloy na pinaghahanap ang isa pang suspect na sinasabing kapatid ng isa sa mga nahuli. Isa sa ilalim naman sa counseling ang dalawang menor de edad sa tulong ng DSWD. Karen De Guzman, ABS-CBN News. Nagbabala sa publiko ang Cybercrime Investigation and Coordinating Council laban sa mga online scammer at masasamang loob sa social media. Pinayuhan din ng council ang mga magulang na bantayan ang mga anak nilang menor de edad sa paggamit ng internet. Nagpapatrol, Lady Vicencio.
Kasama na sa araw-araw na pamumuhay ng mga Pinoy ang paggamit ng internet at social media. Pero may kaakibat itong panganib, kaya kailangang maging maingat sa paggamit nito, lalo na ng mga menor de edad. Kasunod ng balita na dalawang menor de edad ang nabiktima ng mga lalaking nakilala nila sa social media, nagpaalala ang isang data ethics expert na huwag basta-bastang magtitiwala. You're courting disaster if you talk to strangers online. I think it's a problem nowadays, lalo na sa mga digital natives, the young people. Parang if it's on the internet, it must be true. You have to be doubly cautious. Ang mga magulang pinayuhang gabayan ang mga anak nilang menor de edad sa paggamit ng social media. Naglabas naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng abiso tungkol sa mga online scams na dapat iwasan. Pinag-iingat din ng CICC ang publiko sa open Wi-Fi connections. Tulad ni Nanay Lioville, nasuki ng libreng Wi-Fi sa mga pampublikong lugar. Nakakatipid ako sa data ko. Ang importanteng message na dapat ko makita, nakikita ko siya kaagad pag may free na na Wi-Fi. Pero paalala ng mga eksperto, doble ingat dahil maaari itong magamit ng masasamang loob para makapagnakaw ng inyong personal na impormasyon. Meron doon free Wi-Fi. Pero actually, hindi pala talaga siya yung Wi-Fi ng area na yon. There's actually a hacker posing as a fake hotspot. And then when you connect to it, makikita niya yung traffic na dumadaan. Yung basically kung ano sinisurf mo, pwede silang gumawa ng fake webpage. Kasama rin sa listahan ng online scams ang fake e-wallet apps at fake customer service. Nagbabala pa ang CICC tungkol sa tech support scams na gumagamit ng pananakot at pagkukunwaring may problema sa inyong account para kusa mong ibigay ang inyong personal data. Payo nila, mas maiging huwag pansinin ang mga tawag mula sa mga number na hindi kilala. At kung kailangang mag-connect sa mga public Wi-Fi, iwasang i-access ang mga sensitibong website tulad ng online banking. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Natapos na po ang proklamasyon sa lahat ng nanalo sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ilan sa kanila, mga persons deprived of liberty na unang beses magsisilbi sa barangay. Nagpapatrol, Victoria Tulad. Kahit nakakulong, magsisilbi bilang kagawad ng Barangay Dato Esmael Dasmariñas, Cavite, ang isang person deprived of liberty o PDL matapos manalo sa katatapos lang na barangay at sangguniang kabataan elections. Uupo rin bilang kagawad ang isang PDL ng barangay kay Buto, Tanay Rizal, at maging ang isang PDL ng barangay Ipunan, Cagayan de Oro City. Ayon sa COMELEC, 8 PDL ang tumakbo sa buong bansa. 3 ang nanalo. Dati nang lumuhok sa halalan ang mga PDL pero ito ang unang beses na may tumakbo at nanalo sa BSKE. Since 2018 po, no, nagkaroon ng temporary restraining order dahil na-lift na po at na-dismiss na yung Aguinaldo versus COMELEC, napahintulutan na po silang magboto at therefore po talagang nandun sa kanila ang karapatang tumakbo. Hindi pa naman po sila convicted with finality. Dahil ngayon lang nangyari na may uupong PDL sa barangay, wala pang guidelines kung paano sila makapaglilingkod. Pero pagtitiyak ng COMELEC, kaya itong matapos sa loob ng 3 linggong transition period na itinakda ng DILG sa pagitan ng mga dati at bagong opisyal ng barangay. Sabi ng DILG, kahit nanalo sa halalan, kailangan pa rin sumunod ng mga bagong halal na PDL sa mga patakaran sa kulungan. There will be no special treatment. Hindi naman pwedeng porque nanalo kang kapitan, 24 hours sa telepono ka. We'll have to discuss these things with the Bureau of Jail Management. Sakali namang makonvict ang nanalong PDL, sabi ng COMELEC, tatanggalin siya sa pwesto. Rule of succession under the local government code, akyat po yun. Yung mababakante, again, mapupunta dun sa 7 barangay kagawad at yun po ang i-appoint ng ating mayor. Pasado alas 3 ng hapon ngayong Miyerkules, nakumpleto ang proklamasyon sa lahat ng nanalong kandidato. Huling natapos ang halalan sa barangay Nag-Uma, Calbayog City, Samar, na 2 araw na antala dahil pinaputukan ng mga armadong suspect ang mga election officer at electoral board. Nahuli ang isa sa mga namaril. Hinintay rin ang proklamasyon ng mga kandidatong tabla ang boto.
Sa Barangay Buwadi, Amunta, Taraka, Lanao del Sur, nag-drawlots ang dalawang kandidato sa pagka-barangay chairman. Nagsigawan at nag-iyakan ang mga supporter ng sinuwerteng kandidato. Nagpasalamat naman ng COMELEC sa DepEd, PNP, AFP at iba pang ahensya ng pamahalaan, pati na sa election watchdogs na tumulong at maging sa mga kandidato at botante. Paalala ng DILG sa mga nanalo, huwag kalimutang pirmahan ang turnover documents mula sa papalitan nilang opisyal para hindi magkasingilan. Ngayong tapos na ang halalan, paalala ng COMELEC sa mga kandidato, kailangan nang tanggalin ang inyong campaign posters at iba pang campaign materials. Mayroon lamang 5 araw pagkatapos ng barangay at sangguniang kabataan elections para gawin ito. Kung hindi, posibleng masampahan ng kaso. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Oh! Mula ho sa loob ng sementero dito sa Manila North Cemetery, lumabas muna kami dahil wala na hong tao ang loob ng sementeryo. Pinalalabas na ho ng mga polis dahil nagsarado na kanina pang alas 6 ng gabi at hindi na po in-extend hanggang alas 7 ngayong gabi. So nandito na ho kami sa labas dahil nandito na nagdadagsaan ngayon ng mga tao para naman sa mga gustong kumain sa mga vendors ng mga pagkain dito sa labas na po ng sementeryo. Samantala, kasabay po mo ng paglabas ng mga tao nitong mga nakaraang araw dahil sa undas, halalan at ilang at itong weekend. Pinag-iingat po ng Department of Health ang publiko sa pagdami ng mga kaso ng malatrang kaso na sakit. Alamin natin sa pagpapatrol ni Willard Cheng. Payo ng Department of Health sa mga dadalaw sa sementeryo ngayong undas, huwag nang magsama ng mga bata para makaiwas sa sakuna at sakit. Mensahe ni Secretary Teodoro Herbosa sa mga magulang at caregiver, maaring pagmula ng sakit ang overcrowding, labis na init at biglang pag-ulan. Dagdag ni Herbosa, bagamat nag-plateau na ang COVID-19, hindi pa rin nawawala ang banta ng virus at mababa pa niya ang resistance ng mga bata laban sa impeksyon. Samantala, nakapagtala ang Department of Health ng pagdami ng mga nagkasakit ng influenza-like illness o malatrang kasong sakit. As of October 13, umabot na ito sa higit 151,000, mas mataas ng 45% kumpara sa parehong panahon noong isang taon. Inaasahan ang pagdami ng mga kaso ngayong papalamig ang panahon. Pinag-iingat ng kagawaran ang publiko, lalo na ang mga bata at senior citizens na mas madalas tamaan ng sakit. Yung mga unang pinapaalalaan namin, tingnan nyo yung hingal niya, yung bilis ng paghinga. Pag lumampas ng 40 per minute yan, malamang sa hindi may bacterial pneumonia yan, kailangan ng antibiotic. Pero huwag kayong iinom ng antibiotics na hindi po nire-resectan ng doktor. Kaya ang mga senior citizens, gaya ni Mang Mitual at Raymond, laging tinitiyak na updated ang flu vaccines. Kailangan po yun sa mga seniors sa kagaya namin para po protection na rin po para hindi kami magkakasakit. Para sa ikakaganda ng katawan ko, parang matibay, para hindi magkakasakit. Dagdag paalala ng DOH, mahalagang magpa-test para matiyak na hindi sintomas ng COVID ang nararanasan. Dapat ding magpabakuna sa flu na libreng makukuha sa mga health center. Willard Cheng, ABS-CBN News. Sinalubong ng baha ang mga residente ng Kalumpit, Bulacan sa pagpunta sa sementeryo ngayong undas. Nakabota habang nagtutulos ng kandila ang ilang residente nang dalawin nila ang mga namayapang mahal sa buhay sa San Jose Catholic Cemetery. Ayon sa barangay, nakakaapekto rin ang high tide sa pagtaas ng tubig sa sementeryo. Samantala, kahit maganda ang lagay ng panahon sa San Nicolas Masantol, Pampanga, lubog pa rin sa hanggang 2 talampak ang tubig baha ang mga nicho roon. Ang ilang kabalen, nagpapasindi na lamang ng kandila sa mga batang umiikot sa Campo Santo. Pahirapan din daw ang pagdalaw sa mga puntod sa pampublikong sementeryo.
Sa Panakan, Davao City, dahil lubog rin ang mga ito sa baha, inalis na ng City Engineer's Office ang tubig baha sa lugar noong unang linggo ng Oktubre pero muling bumalik dahil sa pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Apektado ang kita ng ilang caretaker ng nicho dahil hindi na nila nagawang pinturahan at ayusin ang mga puntod dahil sa baha. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magiging maulan pa ba bukas? Bernadette, maulan pa sa malaking bahagi ng Luzon bukas, kaya kapamilya maging listo pa rin dahil posible pa ang mga pagbaha at landslide. Sa madadalaw naman po sa sementeryo bukas, huwag pa rin kalimutang magbaon ng payong. Ang dahilan naman po ng mga pag-ulan ngayong Tolos sa Santos ay ang low pressure area at shear line. At huli pong namataan ang LPA sa dagat na sakop ng bayan ng Dinapige sa Isabela. Sabi ng PAGASA, posibleng malusaw na itong LPA ngayong gabi o bukas. Bukas naman po at sa Biyernes ay nasa Cagayan Valley nakatutok ang kaulapan ng shear line na banggaan po ng tuyo at malamig na amihan at mainit na hangin galing sa Pasipiko. Sa ngayon po, wala naman nakikita ang panibagong sama ng panahon pag nalusaw na yung LPA dyan sa May Isabela. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa Luzon, maulan sa umaga sa Northern at Central Luzon, maging dito po sa Calabar Zone at pinakamalalakas yung buhos ng ulan dyan sa May Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Bahagyang mababawasan pero magpapatuloy pa ang ulan sa tanghali sa halos buong Luzon at sa hapon po may mga pag-ulan pa dito sa extreme Northern Luzon maging sa May Central Luzon at Calabar Zone, lalo na sa Cavite at maulan din dito sa May Mindoro. Sa gabi, meron pang kaunting ulan sa May Cagayan, Isabela at Apayao. Sa Palawan, maaraw at mainit po sa umaga at tanghali hanggang hapon may kaunting ulan sa halos buong probinsya pero mawawala rin yan bago sumapit ang gabi. Mainit din po sa halos buong Visayas sa umaga at bandang tanghali hanggang bago mag-alas 4 ng hapon may mga pag-ulan sa ilang lugar na mawawala rin bago pa lumubog ang araw. Maaliwalas din po at mainit ang panahon sa Mindanao bandang umaga pero pagsapit ng tanghali ay may kaunting ulan na sa ilang lugar ng Davao Region, Sokcergen at sa May Zamboanga Peninsula. Sa hapon, mas lalakas yung mga pag-ulan na ito lalo po sa May Sokcergen, Mindanao at Lanao Provinces maging sa May Zamboanga del Sur at sa gabi may ulan pa sa ilang lugar dito. Maghapon pa rin pong makakaranas ng mga pag-ulan ang Metro Manila. Halos buong NCR po may mga pag-ulan hanggang tanghali. At sa hapon, malalakas po ang ulan sa may katimugang bahagi sa may Parañaque, Las Piñas at Muntinlupa. At pagkahapunan pa, halos mawawala yung mga pag-ulan. Samantala, bagong buwan na po ngayong Nobyembre, ayon sa PAGASA, isa o dalawang bagyo ang posibleng mabuo pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At sa mga nagdaang taon po sa Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga, kadalasan naglandfall ang bagyo kapag Nobyembre. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Maghihigpit ang Land Transportation Office sa mga motorcycle riders sa mga susunod na linggo matapos lumitaw na mahigit 8 milyong motorsiklo ang hindi rehistrado sa buong bansa. Hirit naman ng isang motorcycle group, tanggalin na ang motorcycle lane sa Commonwealth Avenue at hayaan silang magpalipat-lipat ng lane. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Wala pang isang buwan ang bagong biling motorsiklo ni Denden. Cash niyang binayaran ng motor dahil mas makakatipid umano ang pagkakaroon ng motor kesa araw-araw mamasahe. Kasi pag nagko-commute po talaga, yung risk po ng pagod na dodoble. Yung sa oras po, tsaka yung sa masisave ko na pampamasahe. Isa ang motor ni Denden sa madadagdag sa mahigit 8 milyong motorsiklong nakarehistro sa LTO noong 2022. Pero mas marami pa rito ang aktwal na motorsiklong tumatakbo sa mga kalsada. Kaya maghihigpit ang LTO sa mga motorcycle riders. Starting next week po, no, we will be coordinating po with HPG. Tatayo na tayo ng mga checkpoint precisely to check on the motor vehicle registration. Lumilitaw na ang mga nagmomotorsiklo na ang maituturing na hari ng kalsada sa ngayon dahil sila ang may pinakamaraming bilang. Kaya ang hirit ng isang grupo ng mga motorcycle riders, tanggalin na itong motorcycle lane sa kabaan ng Commonwealth Avenue at
hayaan silang magpalipat-lipat ng lane. Dahil pinakamarami na nga ang motor, dapat kasali umano ito sa konsiderasyon. Panawagan namin, bakit natin kinoconfine o pinipilit kinoconfine ang motorsiklo, eh sila itong pinakamarami sa kalsada. Dapat sila pa itong binibigyan ng mas maraming priority. So when it comes to sharing the road, dapat ang share the road is with all other vehicles. Pero para sa isa pang grupo, dapat manatili ang motorcycle lane. Kasi ngayon, kanya pinapasok yan, designated motorcycle lane yan. Except doon sa Commonwealth, nilagyan ng exclusive. Kung panay sila reklamo, panay sila daldal, may mga video naman sila. I-video nila tapos reklamo sa LTO. Tiniyak din ng MMDA na hindi aalisin ang motorcycle lane sa Commonwealth Avenue para iwas sa aksidente. Simula nang in-implement namin yan, bumaba po yung cases ng accidents dyan po sa Commonwealth. Masasabi ko naman po na effective at marami pong may gusto kisa po doon sa nagre-reklamo. Umapila rin ng MMDA sa Korte Suprema na alisin na ang temporary restraining order sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Hindi kasi anya sapat ang dami ng mga traffic enforcers para mabantayan ang lahat ng lansangan sa Metro Manila. August 2022 pa nang ipatigil ng Korte Suprema ang NCAP. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Kinilala po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahabang tradisyon ng mga Pilipino sa paggunita ng Todos Los Santos dahil pinapakitaan niya nito ang pagbibigay halaga ng ating mga kababayan sa pananampalataya at sa pamilya. Sa kanyang mensahe, hinikayat po ng Pangulo ang publiko na gamitin ang panahong ito para pagnilayan ang naging debosyon ng mga santo at alaala ng mga mahal sa buhay na pumanaw na. Humiling po naman ng panalangin para sa mga banal at namayapa si Vice President Sara Duterte para magbayan o para maggabayan ang mga tao sa pagtulong sa mga nangangailangan. Hiling din niya sa Panginoon ang patuloy na pagpala at paghilom ng bansa. Tuwing bisperas po ng undas, kadalasan po dinadaos yung mga Halloween party kung saan nakakatakot na costumes ang karaniwang suot ng mga dumadalo. Ilang mga taga-simbahang Katolika ang nababahala po dito dahil tila pagkilala ito sa kampon ng kadiliman. Pero saan ba nagmula ang tradisyong ito at masama nga ba ito? Nagpapatrol, Sherian Torres. Tuwing undas o araw ng mga patay, kabi-kabila ang Halloween party. Kakambal nito ang mga palabas na pawan nakakatakot ang kwento. Pero ilang taga-simbahan na ang nababahala rito dahil tila pagkilala na rin umano ito sa kampo ng kadiliman. Kaya panawagan nila, malasanto ang isuot sa Halloween party alinsunod umano sa tunay na kahulugan ng Halloween. The night before November 1 actually is what we call the Halloween. Uh-uh. It's the Hallows evening. Uh-uh. The evening of the saints. Uh-uh. The evening of the holies. So, yun dapat ang sineselebrate natin. No? Hindi yung nakakatakot. Pero hindi sang-ayon dito ang isa ring pari. Huwag nating husgahan na kasalanan o mali o hindi maganda na makita mong sinunod ang tradisyon nung nagpauso talaga ng kaugalian na ito na ginagaya natin ngayon, nag-ini-improvise lang natin. Ayon naman kay Dr. Jim Belnaval, dekano ng UP College of Arts and Letters, galing sa Europa ang tradisyong magsuot na nakakatakot na costume kapag Halloween para itaboy ang masasamang espiritu. Holiday ang tawag doon. Tapos nag-evolve na yan na yung ginagawa ng iba parang nangangaluluwa. No? Ano yan eh, dyan din pumasok yung konsepto ng trick or treat eh. No? Ititreat mo or kung hindi, tatakutin namin kayo. Originally, para takutin ang mga multo at hindi sila dumating kinabukasan. Parang ganun, kaya nagko-costume sila. Dagdag ni Naval, may benepisyo rin ang naglipa ng horror movies at shows. Isang paraan na rin na para hindi katakutan itong mga ito at i-recognize ng mga bata. Kasi bahagi ito ng kulturang Filipino. Kasi ngayon lang nila na nalalaman na meron pala tayong mga Philippine mythology o local na mitolohiya. At dapat ito ay makilala ng ating mga kabataan ngayon na medyo
teki na. Payo naman sa publiko ni na Father Guerrero at Naval, samantalahin ang long weekend para lalo pang mapayabong ang relasyon ng mga pamilya na madalas ay nakukumpletong magkakasama tuwing panahon ng undas. Sharian Torres, ABS-CBN News. Mainit na sinalubong ng mga kababayan sa Los Angeles, California si Miss Universe Philippines Michelle D. Nasa US si Michelle para sa ilang final preparations bago tumungo sa El Salvador para sa inaabangang Miss Universe coronation. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Dumating na sa Los Angeles, California si Miss Universe Philippines Michelle Marquez D. Martes ng gabi, bitbit ng beauty queen ang ilang maleta at isang napakalaking box. Laman ang national costume. It just feels closer and closer and realer, but I'm really just excited to enjoy the whole process and to grow as well. Mainit na sinalubong ng Filipino community sa LA ang beauty queen. Maikling stopover lamang ang USA para sa ilang final preparations bago siya lumipad sa El Salvador ngayong linggo. I did grow up in Utah, so being here in LA isn't any different. I used to come here all the time when I was a kid, so it feels like home away from the home that I have in the Philippines. Matinding suporta rin ang nakuha ni Michelle sa kanyang departure mula sa NAIA kung saan dumagsa ang kanyang local supporters. Kasama rin ni Michelle sa pagbiyahe si Dr. Olivia Kidoko, isa sa mga Filipino sponsors ng Miss Universe organization. The strong points ni Michelle is how she speaks. And she's very confident and she's ready. Magsisimula ang preliminary sa November 15. Gaganapin naman ang Miss Universe Finals sa November 18 sa El Salvador at mapapanood Nobyembre 19 ng umaga dito sa Pilipinas sa lahat ng ABS-CBN platform sa Kapamilya Channel, Metro Channel, A to Z at I1 TFC. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Sinalakay ng NBI ang isang townhouse sa Pasig City kung saan nadiskubre ang libo-libong SIM cards na iligal umanong nire-rehistro para maggamit sa mga text scams. Nagpapatrol, Johnson Manaba. Arestado ang apat na empleyado na isang Malaysian national na itinuturong nasa likod ng iligal na operasyon ng mga scammer. Modus nila umano ang iligal pagrehistro ng mga brand new SIM at magpadala ng mga text scams na may mga clickable link. Mga umaunder na computer, mga nakasaksak na SIM sa makinang ito at tuloy-tuloy na registration ng mga SIM ang inabutan ng mga tauhan ng NBI Cybercrime Division sa townhouse na ito sa isang subdivision sa Pasig City madaling araw nitong October 27. Sabi ng NBI, halos 3 buwan nilang minanmanan ng operasyon. Alarmingly, itong 35,000 were being registered using automated tools like GSM modem and the information being used for registration were all fakes and spoofed. Either information from journalists, from actors, different personalities. So lahat yun fake. Ang magkapatid na sina alias Lian at Ruel, hindi umano alam na illegal ang pinasok nilang trabaho. Pagsapalaran lang po kasi. Dahil? Dahil po, doon po kasi sa amin, kunti lang po yung sahon. Tinuturuan lang po kami nung kung saan nyo kukunin. Doon, na, may nalagay man doon na ID, doon lang kami kukuha. At saka kami na mag-register. Si alias Rachel na 2 buwan pa lang nagtatrabaho, ikinuwento kung gaano kasimpleng magrehistro ng SIM. Isasalpak lang po yung SIM card dun sa port, sir. Once na ano na po yun, may nakalagay na pong register, tatanggalin na po. Ayon sa NBI, matagal na nilang naipalam ito sa mga telcos. Nagbabala rin sila sa publiko na magdobli ingat sa mga natatanggap na mensahe mula sa hindi naman kilalang numero. Nananatili sa kustodiya ng NBI ang apat na naaresto matapos sampahan ng patong-patong na kaso, kasama din sa mga kinasuhan ng umani dayuhang manager ng grupo. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
Patalbugan ng outfit ang mga celebrity na rumampas sa Opulence Halloween Ball. Nagpasiklaban naman ang performances ang mga local at international RuPaul drag queens sa isang Halloween event. Nagpapatrol, MJ Felipe. Suot ang mga nakakatakot, magagara at bonggang costumes. Nagpasiklab ang mga local drag queens sa Halloween Ball nitong weekend. Highlight ng gabi ang drag queens na sina Sasha Colby mula sa RuPaul's Drag Race sa Amerika at Crystal Versace naman sa UK. Hindi naman nagpahuli ang mga celebrity babies na makijoin sa Halloween festivities. Ang anak ni Isa Calzado na si Dea, sunod sa yapak ng ina at nag-aladar na. Ang anak naman ni Angeline Quinto na si Silvio, nakitrick or treat sa Hollywood bilang isang broccoli. Pabunggahan rin ng costume ang celebrities sa Opulence Halloween Ball, Martes ng gabi, na inorganisa ni Mon Gutierrez. Full support ang pamilya. Elvis is in the building. At birthday girl na si Annabel Rama. Dumulo rin si Piolo Pascual, Kylie Versosa bilang water goddess, James Reed na naka-all black bilang Hades, at Chief Filomeno na nag-alam Medusa, ang babaeng ahas. Pero si Andrea Brillantes ang may bit-bit na tunay na ahas. Hindi ka ba kinakabahan dyan sa bit-bit mo? No naman, kasi kapag mas kinabahan ako, mararamdaman niyo yun. Tsaka ba't pa ako patatakot? May mga kilala nga akong ganito. Char! Charot lang. Hindi naman nagpakabog si Ann Curtis na dumating bilang Diyosa. At si Vice Ganda bilang si Psyche, ang Greek goddess of soul. Nabalot ng libo-libong paru-paro. Masaya sina Ann at Vice sa pagbabalik sa ere ng It's Showtime. We were given the opportunity to rest and now we're recharged and ready to make them happy again. Sobrang naming na-miss na ginagawa yung pang-araw-araw namin ginagawa yung magharutan sa TV, makapagpatawa ng madlang people, makapagbigay ng inspirasyon sa kanila. Magpapatuloy ang patalbugan ni Ann at Vice sa Noontime Show. Dahil sa susunod na linggo, aarangkada na ang Magpasikat Week kung saan magtatagisan sila sa kanilang mga pasabog na performances. MJ Felipe, ABS-CBN News. Mga batang naglalaro sa kwarto, mga kalabog sa kusina, at mga kaluluwang nagpaparamdam, ilan lamang yan sa mga nakakikilabot na karanasan ng isang pamilya sa isang lumang bahay na bato sa Chaong, Quezon. Yan ang ating KBYN Special. Mag-iisang daang taon na na nakatirik ang bahay na bato na ito sa Chaong, Quezon. Nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon ang pag-aari nito. At sa ngayon, ang nakatira dito ay ang pamilya Pascua na tumatayong caretaker ng bahay. Pero ayon kay Ginoong Renato Pascua o Ato, tila merong iba pang tagapagbantay sa bahay na bato. Natutulog ako dito ng bandang alauna ng madaling araw. Okay. Kinulbit ako. Kinulbit kayo? Oh. Pinalilipat ako sa aking tulugan. Hindi nyo nakikita? Kita ko. Kita ko nyo? Nung ako'y bumangon, kita ko naglakad siya papunta na doon sa hagdan pataas. Anong itsura? Babaeng matandang mahaba ang buhok. Pati asawa ni Ato na si Imelda ay nakakaranas din ng mga makatindig balahibong pangyayari sa bahay na bato. Meron daw dito mga batang naglalaro. Maano lang po, pauli-uli po sila. Minsan nagpapakita sa akin. Nag-iingay mo ba sila? Para kung nagtatakbuhan po sila. Tatakbuhan lang? Yung nagtatago-taguan. Isinama rin kami ng mag-asawa sa tinatawag nilang underground o ang basement ng bahay kung saan naroroon ang lumang library
nakatalikod ako, biglang, sabi ko, ano ba yan? Ako po'y maglilinis lang, huwag niyo akong likutin. Oo, minsan natatakot talaga ako. Kwento ni Ato, dating may disenyong kabaong sa isang bahagi ng naturang library. Ito po ay pinagkampuhan po ng hapon. Dito po nakalagay yung korting kabaong talaga. Hindi namin alam kung anong ginawa ng hapon doon. Dito po siya ang gumagamit ito. Wala po. Pag mayroon pong estudyanteng mag... Research? Opo, dito po namin pinapapasok. Hindi rin naman po ito magalat. Gawa nga po, mayroon nga pong nanggagalaw daw sa kanila. Sa pinakatuktok naman ng kwarto, ay nagpapakita ang isang babaeng nakaputi. Pag gustong magpakita yung nakatira dito, nasili po dito sa bintana. O kaya dyan sa harap na yan. Pati ang kusina ng bahay ay tila ginagawa ring tampayan ng mga kaluluwang ligaw. Minsan po dito may naglalagabungan dito. Yung sabi pong naghihila ng kadena. Dito yon, dito yon. Dito po natunog yung ito, kadena. Yung dahagdanan diyan pataas. Opo, ayan ho. Hindi ba kayo nag-isip na umalis na dito dahil lagi kayo nakakaramdam ng mga ganyan? Nag-iisip po ako pero sabi ko sayang din naman. Tsaka po parang nasanay na rin po ako dito. Ano pa man ang mga hindi may paliwanag na pangyayari sa lumang bahay na bato, mananatiling malalim ang pananampalatay sa Diyos na mag-asawang Paskwa at ang kanilang buong pamilya. Habang pagtulog at pagising, ginagabayan tayo ng Panginoon Diyos. Marami po mga pangyayari kabayan sa ating buhay ang walang malinaw na paliwanag o dahilan. May mga naniniwala na kasama natin dito sa mundong ibabaw ang mga hindi nakikitang nilalang. Ang mahalaga po, hindi magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Laki ng bahay, kabayan ah. Anong istorya ng bahay na 'yon? Oo. Almost 100 years old na 'yung bahay. Ooh. Ano? At 'yung bahay na 'yon ang kauna-unahan sa naturang lugar. Oo. So ngayon, mga ibang henerasyon na ang may-ari ng naturang bahay. Pero ayaw pa nilang galawin. Unti-unti pa lang nilang ginagalaw ang naturang bahay. Pero mahalata mo kung gaano kalaki ang naturang bahay na hanggang sa pinakatuktok ng mga bubong ay merong kwarto. Laki nga eh. Pero... So, chaong keso niyan ha? Chaong keso. Oo, chaong. Ang laki. Kilala yung may-ari. Kilala yung may-ari o talagang inabando na lang nila muna? Hindi naman inabandon, mayroong mga caretaker na nandun. Pero yung may-ari, nandun din sa Quezon, pero sa ibang lugar, nagpatayo siya ng sariling bahay niya na malaki rin, pero sa kabundukan. At ang balita ko ay, ang profession naman nun, ay doktor. Kaya inuunti-unti na lang yata niya ang pagpapaayos ng naturang bahay na bato. Kabayan, sino? Dito, Henry. Go, ayan oh, nakikita mo? Ayan, ito. Ito yung mga nagpipilit pa na makapasok ng sementeryo. Ay sinara na nga, nag-extend na nga ng isang oras pa, sinara ng alas 6 ng gabi. Pero, pinapasok na? Ayun! Pinapasok na nila dahil naawa siguro, dahil kanina pa naghihintay itong mga tao na ito. So ngayon po ay pinapasok na ang kanina pa naghihintay malapit sa gate nitong cementerio. Ayan o. Oh. Ewan ko kung hanggang anong oras sila dyan. Baka hanggang bukas na uli nang magsisimula uli ang pagbubukas ng cementerio alas 5 ng umaga hanggang alas 5 uli ng hapon para sa mga gusto pang dumalaw bukas. Okay na siguro kabayan dahil kukunti na naman yung nasa loob eh. So kaya siguro pinapasok na. Oo. Inubos muna yung nasa loob.
saka pinapasok ang ating mga kababayan na nagpipilit pa rin makapasok na sementeryo. At yan ang mga balitang binantayan po namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. 54 days na lang, Pasko na! Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Maraming maraming salamat po. Live mula sa North Cemetery. Dito po sa La Loma, Quezon City, nag-iwan po kami ng isang magandang gabi. Bayan!